Bukod sa magagandang beaches ng Cebu, mayroon daw isa pang rason kung bakit nagsat dinarayo ang isang bayan doon. Isa kasing imahen ang naghihimala umano sa kanilang lugar. At isang milagrosong aktibidad nito, nakunan mismo ng video na isang deboto, ang imahen tila lumuluha ng dugo. Sa barangay Lindogon, Sibonga sa Cebu, matatagpuan ang The Monastery of the Holy Eucharist o mas kilala bilang Simala Shrine. Naitatag ito taong 1998. Noon nga raw ay isang simpleng simbahan lang ito hanggang sa magkaroon ng iba't ibang malamilagrosong pangyayari sa mga tao. Noong wala pang pandemya, tinataya na sa 3,000 to 6,000 deboto ang pumapasyal sa shrine na ito. Ang kanilang dinarayo, ang imahen ni Mama Mary na ilang beses na umanong lumuha ng dugo. Milagrosa. Mga grasya na binigay niya sa pamilya, sa mga kamag-anak ko lahat. At ito nga lang 2020, aktual na nakuna ng pagluha ng dugo ng imahen. Mayroon akong narinig na malakas na sigaw at nag-iyakan. Pumunta sa akin yung nag-decorate. Kininto niya na nagmimilagro si Mama Mary. Umiyak daw ng dugo. Bago pa man daw ang araw na yun, tila may premonition na kay Ronnie si Mama Mary. Naka-duty ako dito. Noong papunta ako sa CR, may nakita akong ulap na kahawig talaga ni Mama Mary. Na patanong ko sa sarili ko, bakit ako pa yung pinili niya na makakita sa kanya? Since ito ay isang pilgrimage site, hindi ito biro-biro. At napakarami talagang nag-witness at napagaling. Pag nananampalataya ang tao at pinapagpala talaga ng Diyos, miracles still do happen. Ang pagluha nito kamakailan, maaaring simbolo raw ng pagkalungkot ng Birhen dulot ng pandemya. Isa pang nakaranas nga raw ng milagro ng Birhen ay si Mona Lisa, na 52 taong gulang. Kahit yung anong hinihiling ko, binigay ni Mama Mary. Barong-barong lang yung tindahan ko. Hirap na hirap talaga kami, sabi ko. No, but, pero araw-araw pupunta ako dyan kay Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, ikaw yung ina namin sa lahat dito sa buong mundo. Sinabi ng asawa ko, biglang tumawag siya sa akin. Nagpirma ako ng kontrata, aalis na yata ako. Doon, nagpasalamat ako kay Mama Mary. Sa dami nga ng milagrong nagawa ng imahe noon pa man, makikita sa loob ng simbahan ang ilang testimonya ng mga debotong nakaranas umano ng himala mula kay Mama Mary. Ang mga tao sa panahon ng mga pagsubok at paghihirap, minsan wala nang malapitan. Kaya naman umaasa sa mga milagrosong pangyayaring darating sa kanilang buhay. Pero gayunpaman, higit na mas mahalaga raw na mas palakasin ang ating pananampalataya dahil ang ating buhay higit pa sa isang himala.